Ayan no, mga kapitbahay, magbibideo tayo ng ating taniman ng kalabasa, ay tinaniman ng kalabasa. 5 araw na po yan, napaka taas po ng ano, damo. 5 puno po yung tinanim natin yan, pero hindi nyo nakikita kasi hindi ko muna nilinis para yung bagong tanim ay hindi siya maarawan, para may tabon siya, yung hindi siya masikatan ng araw para mabuhay. Tingnan niyo po. Ayan o. Dadamuhan po natin para malinis na, kasi nakalimang araw na yan eh. Kunti-unti nating damuhan. Ayan. Kita niyo mga kapas. Mga kapitbahay, nadamo-damuhan ng konti para umayos ang ating tanim. Diskarde lang po, importante ay yung matataas ang damo. Ganyan lang po ang gawin natin. Ayan o, ayan, kalabasa po yan. Kasi pagka gumapang na, tatabasan na natin ulit. Yan, kita nyo. Yan o, kalabasa. Dito meron din. Ayan, ito o, tingnan nyo. Parang walang tanim, ano. Ganyan lang talaga yan o. Tapos eh, hanggang dibdib ko ang damo. Kagaya nyan, tatanggalin natin yung mga ayan, kita nyo, mayroon na, mayroon ng tanim dyan. Hindi nyo lang yun mapansin kasi tinabunan ko nga ng ano. Ayan, 5 araw pa lang yan tinanim ko. Tabas-tabasan muna natin ng konti, 1 linggo ulit. Tabasan na naman natin ulit ng mga 1 lipa pagka gumapang na. Ayan, ayan o, kalabasa na, di ba? Sana mag ano sila, magtuloy-tuloy para makakuha tayo ng bunga. Dito mayroon din o. Nako, mukhang ano pa, di ba siguro ano, hindi pa sila fully recovered sa sakit, ay sa ano, stress. Nabayaan lang natin sila, pero mabubuhay yan. Pangatlo yun, ito yung pang-apat. Ayan, tanggalan na natin ang ano. Para mabuhay na sila, ayan. Ayan o. Sana mabuhay, ano? Ito yung pang-5. Yan, 5 puno po yung tinanim ko, bawat isang hukay. Ayan o, ayan, sige na, ayan na lang po mga kapitbahay, discard na lang po para maging okay lahat. Labing kalsada po ito. Yan o, ganyan kakapal ang damo. Damuhan po yan. Sige na po. Maraming salamat po. Bye-bye po.